Nako, Bianca, nagawa mo yon. Ang bait mo talagang anak. Wala na akong masabi. Siyempre naman, friend. Magagawa ka ba yon kung walang tulong si Dante sa akin? Speaking of Dante, friend, sinagot mo na ba siya? Yan nga, friend. Saya ko pa ngang magkaroon ng boyfriend, no? Tsaka yang si Dante. Tinaguan ko na muna. Tawang wika ni Bianca sa kaibigang si Margaret. Kasi simula nang tinulungan siya ni Dante na kumalap ng mga impormasyon tungkol sa babae ng daddy nito'y tinamuna niya kinakausap ito. Sakto namang dumating na ang mami nito galing sa States. Kaya matagal na din silang di nagkita nito. Kaya dumaan ang mga araw at buwan. Lumipat sila ng tirahan sa mas malaking bahay. Pero still doon pa din naman ang talyer nila. Kaso nang nangailangan ang mami nito ng houseboy para na din maalagaan ang mga pananim nitong mga halaman sa kanilang bakuran. Nagpahalap ito sa ama ni Bianca. Kaya ang daddy ni Bianca ay nagtanong-tanong sa mga kakilala. Kaya naghanap sila ng taong makakatulong ng gawain sa kanilang bahay. Isang araw na noon, nagkita si Dante at ang daddy ni Bianca dahil sa di pumasok sa trabaho si Dante nang nakaraan sa talyer. May nakapagsabi dito na nangangailangan ng houseboy sa bahay ng amo nito. Ay agad nitong kinausap ang amo na kung pwedeng siya na lang ang gawin nilang houseboy. Pero sa una, nag-aalangan pa din ang ama ni Bianca na tatanggapin si Dante bilang houseboy nito. Pero nang nakiusap si Dante sa kanya'y pumayag na ang ama ni Bianca na gawing houseboy ito. Daddy, what? Si Dante ang gusto mong ipasok dito sa bahay bilang houseboy? So what, iha? Akala ko matutuwa ka na si Dante ang kunin na magtrabaho dito. Pero Daddy, anong alam ni Dante sa pagiging houseboy, diba? Sa talyer siya nagtatrabaho. Oo, kaso umalis na. Mas gusto niya daw na maging houseboy na lang. Magpapaliwanag na sana uli si Bianca nang makita nito si Dante sa may pintuan ng kusina nila. Hello Bianca, musta ma'am? Diyan na muna kayo Bianca. Sabihin mo na lang kay Dante ang gagawin dito sa bahay. Oh Dante, diyan na muna kayo ni Bianca. Okay po sir, salamat po. Kaya walang alinlangan na hinila ni Bianca si Dante sa may likod ng pintuan nila. Ikaw Dante ha, bakit dito ka?
Bakit Bianca? Ayaw mo ba akong makita? Pinagtaguan mo na nga ako. Simula nang matulungan kita na kumalap ng impormasyon sa babae ng daddy mo. Tapos ngayon, ayaw mo na akong makita dito? Sa bahay ninyo? Shh! Ano ka ba naman, Dante? Ang ingay mo. Talaga, mamaya madinig ka ni Daddy. Bakit, Bianca? Dapat nga malaman nito na ikaw ang dahilan. Kaya umalis si Daisy nang walang paalam sa kanya. Ano, Bianca? Tumahimik ka nga, Dante. Di ba kasabot mo ako doon sa pagpapalis kay Daisy? Wala akong alam dyan, Bianca. Tinulungan lang kita. Kaya anytime, pwede kong sabihin sa daddy mo ang totoo. Kaya binulungan na lang ni Bianca si Dante. Dahil kung mapapalakas pa ang boses ni Lai, baka tuluyan nang madinig nang ama nito ang pag-uusap nila at nasa bahay lang din ang ama na nasa salas nila. Ayaw niyang malaman kasi ng ama na sila ang dahilan kung bakit lumayo si Daisy sa kanya. Kaya dahil sa binulungan ni Bianca si Dante, di maiwasan na magtama ang kanilang paningin ng lalaki. Ang ganda mo talaga, Bianca, sa malapitan. Wika ni Dante dito at napatingin ito sa mga labi ni Bianca nang biglang nahimasmasan silang dalawa. Kaya agad nang lumayo si Bianca dito. Kaya nang mga sumunod na araw, halos si Dante na ang nakikita ni Bianca. Laging inaasikaso sila. Magaling din itong kusinero. Pero naiinis si Bianca kay Dante. Kaya ang ginagawa ni Bianca di ito masyadong naglalagi sa kanilang bahay. Kung minsan naman tinatambakan nito ng trabaho si Dante kung andon siya. Kaya lagi siyang pinagsasabihan ng mami nito na tao lang din si Dante na napapagod sa trabaho ng gawaing bahay. At lagi naman niyang sinasabi sa mama nito na trabaho yon ni Dante. Kaya wag niyang konsintihin ang houseboy nila. Kaya nakalimang buwan na din si Dante doon sa kanilang bahay na nagtatrabaho bilang houseboy. Araw-araw, sinusungitan ni Bianca ito. Pero sa kasulok-sulukan ng kanyang isipan, naawa din siya sa lalaki dahil nagkakaroon din si Bianca ng paghanga dito. Pero binabaliwala na lang niya yon. Kaya nang magkita ang dalawa sa salas, wala noon ang mga magulang ni Bianca. Ano, Dante? Suko ka na ba sa trabaho sa bahay? Ako, Bianca, di ako susuko. Gat di ko nakukuha
Ang mata mismong oo. Alam mo naman, pag lagi kitang nakikita, mas lalo akong nagaganahang magtrabaho sa bahay ninyo eh. Next, talaga lang ah. Tignan lang natin kung hindi ka susuko. Bianca, ilang beses mo na ba akong binasted ha? Sumuko na ba ako? Di naman di ba? Kahit nasa malayo ka, ikaw ang inspiration ko. Naks, ang corny mo talaga, Dante. Diyan ka na nga. Ngingiti-ngiti si Dante nang umalis si Bianca. Pero hindi niya alam kung hanggang saan nito mapapahamo si Bianca dahil halos magdalawang taon na ding simula niya itong niligawan. Pero wala na ding resulta. Isang araw na noon, nanibago si Bianca dahil paggising niya, nakahanda na ang pagkain nila sa mesa. Pero nang umagong yon, walang nagprefer man lang at wala ang kanilang houseboy. Kaya nakita siya ng mami nito na nakakunot ang noo. Anak, bakit di ka pa naghanda ng almusal natin? Ma, wala ba si Dante? Naku, huwag mo muna siyang hintayin. Pagkat umalis siya, kaya ikaw na lang ang magluto. Umalis ba si Dante, ma? Kailan? Kahapon pa. Di ka naman kasi naglalagay dito. Umuwi na yata siya sa Batangas at di ko alam kung babalik ba siya o hindi na. Pero mabait niyang si Dante. Noon ngang unang pumasok na houseboy sa bahay, kala ko di siya makakatagal sa trabaho. Mantakin mo, Bianca, ang lalago na ang mga pananim ko sa likod bahay. At di lang yun na, halos siya na din nagluluto. Ngayon lang ako nakakita ng masipag na lalaki. Kung ako sa'yo, Bianca, dapat gaya ni Dante ang mapapangasawa mo, anak. I think iilan na lang ang gaya niya sa mundo. Mami naman, bakit gaya pa ni Dante ang gusto mong mapangasawa ko? Anak, tignan mo, ang bait ni Dante. Kaya I think mas maganda pa nga ng gaya niya. Naku ma, houseboy po yan si Dante ma. Di nga ninyo alam ang background niya. Bianca, maano naman anak kung houseboy? At least, marangal naman na trabaho yan. Okay po, ma'am. Saka nag-isip ng malalim si Bianca. Dahil araw-araw, naiisip niya si Dante. Kaya nang di pa bumalik si Dante, kumuha sila ng iba at ito'y si Nida. Single ito, kaso nang ilang araw, bumalik na uli si Dante at back to work na uli ito. At dahil ginawa na nilang family driver, ito at di na masyado siyang kinakausap, bagkus laging nakikita ni Bianca na kausap ang bagong kasambahay nila. Kaya nagtaka na si Bianca nang maabutan niya
ang dalawa sa may labas ng gate nila na nag-uusap at nagtatawanan ang mga ito. Kaya silos si Bianca kay Nida. Kaya di maitago ni Bianca ang pagkadismaya sa dalawa. Kaya nang napansin isang araw nang ipinag-drive ni Dante si Bianca nang pumunta sila sa okasyon ng isang kaibigan nito. Habang nasa daan sila, kinausap ni Dante si Bianca. "Bianca, usap nga tayo." "Bakit ba, Dante, ha? Yung pagdadrive mo ang atubagin mo, hoy." "Di talaga kita maintindihan, Bianca. Kung di mo sasabihin kung bakit ka asar sa akin, mas maganda na alis na lang ako sa bahay ninyo at di mo na ako makikita pang muli. Di ba yun naman ang gusto mo? Di ba ang tuluyan ng di mo makita ang mukha ko sa pamamahay ninyo?" "Dante, di naman sa ganon. Kaso, lagi ko na lang kayong nakikita ni Nida. Na nag-uusap." "Anong masama dun, Bianca? Usap lang pala. Kaibigan ko naman siya. At isa pa, iisang pamilyang pinagtatrabahon namin. Di naman maganda na iisang bahay kami nagtatrabaho. Tapos, di ko pa kinakausap yung tao." "Kayo na ba ni Nida, Dante? Ba't ganyan ang nasa isipan mo, Bianca? Pinagdududahan mo ba ako?" "Yes or no lang naman, di pa masagot. Nagsiselos ka kay Nida?" "Ako? Magsiselos? Diyo, ba't naman ako magsiselos? Nobyo ba kita?" "Sa bagay, tama ka nga. Wala ka kasing pagtingin sa akin, di ba? So, okay lang na si Nida kasi mabait naman ito. Tsaka maganda. Single pa din naman. Walang masama." "Dante, stop it!" Wika sabi ni Bianca dito. Kaya in-stop talaga ni Dante ang sasakyan sa gilid ng kalsada. At wala silang imikan na dalawa. Matamang tinitigan si Bianca ni Dante at nag-usap ang kanilang dalawang mata at walang gustong sumira ng katahimikang iyon. Gangsa, umamin na si Bianca na mayroon pagtingin din siya kay Dante. Kaya laking tuwa ni Dante nang napaamin din niya si Bianca dahil sa pagkatagal-tagal na nanligaw si Dante kay Bianca. Ngayon lang ito umamin sa kanya ng totoo. Pero una, tinago na muna nila ang unawaan nilang dalawa. Pero nang lumaon, nagpaalam na ito sa mga magulang ni Bianca at pinagtapat nito ang tungkol sa kanila ng dalaga. Pero sa una, naguluhan pa ang ama ni Bianca. Pero sa huli, tinanggap naman nila
si Dante sa kanilang pamilya. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa mga nakikinig at nanonood at tumatangkilik sa ating channel. Story V Special Story at shoutout sa inyong lahat.